Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel. At sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung paano makakukuha ng Certified True Copy sa Security and Exchange Commission. Marami po kasi sa akin nagpapa-request ng Certified True Copy at ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagkuha ng Certified True Copy sa SEC nang sa ganun ay kayo na lang po ang magre-request ng Certified True Copy ng inyong company, ng inyong shares o ng inyong negosyo o ano pa man ang nais ninyo na kuhanin na Certified True Copy sa SEC, ay kayo na mismo po ang siyang kumuha. Manaliban na lang, kung talagang kailangan nyo po ng aking tulong, ay nandito po ako at handa ko po kayong tulungan. Sige po, umpisahan na po natin ang step by step na pagkuha ng Certified True Copy sa Security and Exchange Commission. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay Article of Incorporation lang, pero pwede po kayong mamili kung ano po yung kukunin nyo na Certified True Copy dahil ngayon ang aking pong i-request ay Corporation Soul. Ang Corporation Soul po kasi ay Article of Incorporation lamang. Sige po, start na po tayo. A few moments later. Pumunta lang kayo sa Google at i-type nyo ang secexpress.ph.application-form. Ngayon, punta kayo dito sa order. Pwedeng ang i-type nyo dyan ay company name or SEC registration number. Ang itatype natin ngayon ay SEC registration number. 2021-09-00-26-065-00 at search. Pag i-search nyo, ayan, lalabas na. Ang name ng church ay the Head Pastor of International Bible Christian Church. Ngayon, ang gagawin nyo ay i-click nyo yung pinaka-name ng church. Ang lilitaw dyan ay Articles of Incorporation Only or Corporation Sole. Dahil ang re-request natin ay Articles of Incorporation Only, ay kiklik po natin yan. Pag ikinilik nyo, lilito dyan yung Article of Incorporation Only, Corporation Sole, talagay dyan, authenticate sa plain copy. Dito po tayo sa authenticated. Ano po? At isasubmit po natin. Proceed natin, itatype nyo po yung pangalan, ano po, yung kung kayo ang nagre-request, halimbawa ay phone number kahit hindi na po yan, tapos yung pong email address. Ilalagay nyo po kung kanino, sino ang nag-request. Company address, business type, ngayon yung delivery information po kung saan nyo pa-deliver, halimbawa po ay dito, ilalagay ko na lang din po yung aking name. Gana type nyo na po lahat, continue nyo. Ayan. Andiyan na po siya. Kung gusto nyo pong magdadag ng another documents or dadagdagan nyo po, ay pwede po siyang dagdagan. Ngayon ay nandito na po yung customer information. Well, you know eh, contact number, ayan po siya. Ngayon po ay i-continue na po natin. Ang amount po na babayaran ay
3796. Kasama po yung cost ng shipping. Ano po? Pukontinue po natin. Pag-continue, mamimili po kayo ng kung anong pagbabayad. Ang pinili ko po ay credit card. Ngayon, itatype nyo po ang name ng credit card. Ayan, hindi ko na po ilalagay. Tapos po ay tagapon na kumpleto nyo na yan na fill upan. I-complete order nyo po at mababayaran na po yan. Pwede po kayong magbayad sa LBC o mga bayad center para po kayo ay makapag-request ng certified true copy. At ako po ay nagbayad via credit card at ito na po, naka-order na ako. Nasabi po dyan ay yun daw pong aking order ay naka-process na. At iniintindi po, yan po ay bayad na ano po. At iintayin ko na lang po sa loob ng mga 5 hanggang 7 days yung pong article of incorporation na aking pong ni-request sa SEC na ito po ay ni-request lang ng isang nagpapakuha ng certified true copy na gagamitin niya ano po sa PSA. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang aking video na ginawa, ay pakisubscribe naman po ang aking channel nang maging updated po kayo sa mga video na aking pong ina-upload. Marami pong salamat. God bless you po sa inyong lahat.